Nakakatawa talaga ito si Vice President, yung Peking Vice President Lenny Robredo. Nung unang lumantad itong si alias Bikoy, si Peter Advincula, eh, duda ko, taga-probinsya ng Capiz ito eh, kasi yung apelyedo niya, taga-Hamindan Capiz, mga Advincula, ano, marami dyan. Pero nung unang lumantad itong si Bikoy, na napakilala siya, na siya nga yung, yung taong misteryoso sa mga video na yung taong misteryoso na nagsabi sa mga video na pinalabas sa social media at ito ay nakita natin ay may kinalaman talaga ang mga Liberal Party, ang mga dilawan dahil nga sa unang pahayag ng yung nag-upload, no, yung web administrator sa website na sinabi niya na itong mga video ay pina-upload ng mga dilawan, yung mga grupo ni Trillanes ng Liberal Party at mayroon ang koneksyon, no? May koneksyon tayo na yung web administrator na unang nahuli ay nagsabi na humingi sa kanya ng tulong ang mga dilawan at nakita nga sa maraming mga larawan, no, na ito ay kasama sina Vice President Robredo, si Marojas, at iba pa mga leader ng Liberal Party. So may koneksyon dahil nga itong si Bikoy, nang unang lumanta dito at nagpunta sa Integrated Bar of the Philippines, eh, ang unang sinabi ni Vice President Robredo, o ni Peking Vice President Robredo, na dapat ipailalim ito sa Witness Protection Program dahil nga mabigat yung mga sinasabi ni Alice Bikoy sa kanyang mga video na nagpakilala lamang na si Alice Bikoy, no? At ngayon na lumantad na siya, lumabas siya, eh sabi Robredo na dapat ipailalim sa Witness Protection Program at mabigyan ng security itong si Advincula, si alias Bikoy, no? Now, kanina, nang lumabas si Bikoy at pumunta nga sa Philippine National Police sa Camp Crame, at doon ay ibinulgar niya. Isa itong pakana ni na Senator Antonio Trillanes at ang mga dilawan. Eh ngayon naman, biglang sinabi ni Robredo na walang credibility itong si Bikoy. Hindi ko nga na-meet yan eh. Eh anong ibig sabihin? Kung hindi na-meet ni Lenny Robredo si alias Bikoy, ibig sabihin na walang credibility. Eh, nung una, gusto ngang bigyan ng bigat eh. O gustong bigyan ng pansin eh. Yung mga so-called revelations ni alias Bikoy tungkol sa illegal drugs connections ng mga anak ni Pangulong Duterte. Eh, ngayon sasabihin niya, walang credibility. Ano ba naman yan, Peking VP Lenny Robredo? Paiba-iba yung kanta mo eh. No, hindi lack ng consistency. Now, ang tanong, noong ibinulgar ngayon ni Advincula, alias Bikoy, na ang nasa likod ditong lahat ay Senator Trillanes at ang mga dilawan, dapat bang paniwalaan o dapat ba nating sabihin na gawa-gawa lang ito, na ito ay talagang fabricated lahat ng mga sinasabi ni alias Bikoy? Alam niyo po, nung una pa lang, nung unang dumaba si alias Bikoy sa IBP, eh sabi ko na nga parang walang credibility. Parang walang credibility dahil yung mga sinasabi niya inconsistent, walang mahirap paniwalaan. Eh ngayon na sinasabi na niya na itong lahat ay stage managed ni na Trillanes at ang Liberal Party, eh ito naman si na Trillanes eh, tsaka si Robredo, bah, grabe, ang bilis nila mag-deny, manghugas ng kamay, no? So, itong mga revelations ni alias Bikoy ay dapat iimbestigahan nga ng Philippine National Police dahil makikita natin na walang pahinga si Trillanes at ang mga dilaw destabilize ang pamahalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. These are very serious allegations and this should not just be washed over. Hindi po pwedeng ilibing na lang natin at sabihin na hindi nga mapaniwalaan, no? Because nung una sinabi ko na mahirap paniwalaan yung una niyang sinabi, pero itong sinasabi niya ngayon tumutugma din, no? Tumutugma dahil nga he was coached, he was ordered, he was ordered to follow a script, and yun nga sinasabi niya ngayon, inaamin niya talagang script yun. So itong sinasabi niya ngayon mas madaling
paniwalaan. No? This is more believable than the script that he followed when he first emerged as Peter Advincula, who admitted, who confessed to being alias Bikoy.